Sa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Reverend Father Roderick Kaabay, tagapagsalita ni Naginang Lilibet Frias, mga miyembro ng Katutubong Tagbanwa mula sa Barangay Carabao, Culion, Palawan. Nais itong mabigyan ng hustisya ang di umano'y ginawang panggigipit, pananakot, pambibintang, paniniil at iba pang hindi makataong pagtrato sa kanya, kay Ginang Lilibet ang ibig niyang tukuyin, ng ilan sa mga miyembro ng lokal na pamahalaan sa kanilang lugar na nagdulot ng labis na pagkatroma sa kanyang pamilya. Okay, kausapin natin si Reverend Father Roderick Kaabay. Opo. Si Father... Hello, Father. Magandang hapon. Hello, Father. Hello po, Father Roderick Kaabay. Hello po. Hello, hello ma'am. Opo. Sino po ito? Si Father Kaabay po ba ito? Father Roderick? Ito na po si Father. Opo. Hello, magandang hapon po. Si Father po. Ay, hello po, Father. Father Roderick. Ayan. Ay, Father, kasama po natin, ako po si Colonel Emma Libunaw, si ating Emma. Kasama po namin dito si Yusek Martin Dino po ng DILG at saka po si Attorney Roque Merdehia. Opo, ano po maipaglilingkod po namin sa inyo? Nakikinig po sa inyo si Yusek Martin Dino. Opo, magandang hapon, Yusek. Bigla akong bumait. Opo, actually po, yung kami po yung nasa Culion, Palawan at nakita ng dami ng tao dito. Lahat po ito ay may mga problema sa ating gobyerno, no, sa ating lang sa ating mayor. So these are about, I think, mga 15 cases na gusto namin idurog sana sa inyo. Sige mga po. Mga limang iba-ibang kaso po ito. Okay. Father, pwede ko bang malaman yung ilang concern ng ating mga katutubo, lalong-lalo na dyan sa lugar ng Culion? Alam mo, itong Culion, Palawan, kung natatandaan mo, andi dito yung ating colony nung araw, nandyan yung mga may ketong. Ay, pero maganda na po siya pero ngayon. Pero ngayon, napakaganda na. Opo, nadaanan ko na napakaganda na ng lugar na yan. Na, tama ba ako, Father? Tama po. Ayan. Mm. So, Father, pwede bang malaman kung ano naging problema ng ating mga katutubo dyan? Pag katutubo, ang ibig sabihin, sila yung unang-unang settler dyan. Sila ang unang-unang tao dyan sa Culion. So, Father, sige po, tuloy niyo po. Apo, understand din niyo, i-introduce ko sa inyo ang grupo natin dito ngayon, mga mismong mga, ang iba sa kanila ay mga anak na at apo ng mga leprosong mga kapatid. Marami sa kanila ay mga katutubo po. At ang isa po sa mga issues po dito, unang-una ay ang issue ng San Pedro, kung saan ito po isang historical site po siya kasi mayroon pong muog, fortress doon tanda. At yung ating mga, yung mga nagmana ng mga lupa doon na may mga papeles na galing sa DOA, ngayon po binakod na po yan, halos 10 hektarya po ito, ay binakod na ng mayor at ng administrator at hindi na sila makalusot papunta sa mga lugar nila at bahagi ng lugar nila po ay sinakop na po. Ito po sa City San Pedro sa bahagi po ng Osmania. At mayroon po tayong mga kapatid, no, na nandun po banda sa may binipak. Ito'y Ugmisan banda, no, na may mga lupa po sila doon, itong mga butubara, samantalang nasa papel nila ang lupa, eh ang mayor dito ay pinuwersa ang kapitan na mag-release po ng mga barangay certifications kaya po bahagi ng lupa po nila ay nakuha, no? Ang isa po dito ng ating kapatid na kautubo din, si Tatay Francisco Glimaw, ay mayroon po itong isla. At ang isla po na ay Sabang na pahaganda po ng beach doon. Ito po isla ng mga kautubo ng pamilya po nila. Inado din po ng ating mayor ngayon, ng pamilyang mayor natin, na si Mayor Virginia Dedera, no? At ilan pa pong problema po natin, nung 3 years ago, ito rin mayor po natin ito, at ang kanyang asawa ay nambugbog po ng 3 bata. Ang isa po ay 17 years old, 3 years ago. Natakot lang po ito na maghabla kasi talagang napaka... nakapangyari nila dito kahit nga mag-Facebook ka lang sa patawag ng munisipyo, ipapasaraan yung ang iyong tindahan, tatanggalin ka sa trabaho sa munisipyo,
pag nagreklamo ka at ang mga magulang na ito, sa matagal na panahon ay hindi nagsasalita. Ngayon, handa po sila magsalita kasi may mga record po kung paano siya binugbog ng mga ni mayor at ng kanyang asawa at gayon din sa harap po ng mga pulis mismo sa police station at wala pa po itong katarungan ng mga batang ito no? After 3 years. At nandito rin po ang ating ilang mga kapatid na sa housing project. Yun lang na pwede po ito. 8 years na po. Walang nagawa. May isang sa Barangay Baldat ay mayroong nagawa na alos. Ngunit hindi pinibigay kasi po ginagawang quarantine area. Yung mga tao nga, yun lang dapat nilang tabahay. Nang hindi nabigay na ngayon at ang utol po niyan sa dalawang A ng Binodat at saka Kanimamo, ang isa ay 400 houses, ang isa ay dapat 100 houses, sila po ay hanggang ngayon wala pa pong tapos. I think 80 sa Kanimamo 80 na may walling, pero wala pa pong matitirahan after 8 years no? Yung ating mga housing projects po. No? At ayan po, meron pa tayo dito mga kasama din na yun nga naisabit sila ang sila kasi ang kinausap para kumuha ng mga kahoy ay kinuha man lang nila ang mga kahoy dahil meron silang service. Sila ngayon ang nakasuhan at ang may-ari ay napawalang tala o hindi man lang po connection. Father, hello. Father? Hello. Lieutenant Colonel Roque Merdihia po, may tatanong lang po sana po ako. Ano po ang direkta pong mga violations na nasisili po ninyo? Itong mga kamali ang ginawa na gusto niyo pong ma-actionan. At ano po ang gusto niyo pong may tulong po ng Rectang Connect Action agad? Yung madali ang magagawa po namin. Okay. Una po, ang una po, sir, ay may patanggal ang bakod doon sa San Pedro. Kung saan nakakulong na po ang mga lugar doon na pagmamayari ng mga tao. So they cannot come there. At para magtanim, para bigtan ang mga bahay nila, kasi kinulong na po yun. Yun pong una nating Father, yung property po ba ay may titulo, may pagmamayari ng nitong mga biktima? Karamihan po ng ating kalupaan sa dito po sa Coron ay Altaculin ay Timberland pa po. So ang mga hawak po nila ay mga papel na galing sa Department of Health noon pa at ilang mga barangay certification. Yes sir. Kamukha nang nabanggit kanina na kung pwede Father, ipaalam nyo sa akin kung sinong barangay ang nakakasakop dito para paimbestigahan ko yan dyan sa At if you remember, during this administration, ang nilagay ni Presidente dyan ay si Colonel Capuyan na kung saan siya ang nangunguna ngayon sa ating mga IPs o yung mga indigenous people. And we will want na maproteksyonan natin yung ating mga katutubo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito ang mga unang tao dyan sa Kulyon, Palawan. At pagkatapos ngayon, aapihin nyo. At sila pa ngayon ang ikukulong at ngayon mawawala na. Huwag naman. Dahil talaga maghuhukay tayo ng dito kung ano ang tunay. At alam ko naman na ngayon pinalakas yung IP, yung indigenous people. Sa katunayan may Republic Act na ginawa, na batas, para proteksyonan ang lupa ng mga katutubo. At ngayon nandiyan si ang ating DAR in the person of Secretary Castriciones para ipamahagi ang lupa ng katutubo at mabigyan na ng titulo. At yan, papaimbestigahan natin ng mabuti kung bakit nagbakod dyan. Meron ba silang titulo para ano? At kung yan, kasabwat ang barangay captain para mag-certify na yung lupa ng katutubo ay angkinin at sakupin ng mga tao na nagsasamantala, mukha yatang may paglalagyan tayo dahil unang-una, nandiyan ang ating kapulisan, andiyan ang ating mga PNP personnel in the person of Colonel Adonis D. Guzman, OIC Guzman, ang OIC PD Palawan. Okay, kausapin po natin si Colonel Adonis Guzman.
na ang OIC na Provincial Director ng Palawan Police Provincial Sir Office. Sir Adonis, kumusta? Uy, Adonis! Sir! How are you, sir? Adonis! Talagang Adonis, guwapo. Adonis! Hello, sir. Adonis! Hello, sir. Adonis! Sir Adonis! Hello po, ma'am. Ay, sir. Adonis, ikaw pala yan. Nandiyan ngayon. Yes, sir. Nakita nyo naman po, Adonis ang itsura. Teka, ngumiti muna tayo kasi medyo mabigat. Adonis, narinig mo ba yung pinag-uusapan dito at saka yung idinulog na problema sa atin? Medyo mabigat ito, ha? Mabigat din sa dibdib at problematic. Si ang nagre-representa, parang naging spokesperson ng mga katutubo natin na nandyan sa Culion, Palawan, ay si Reverend Father Roderick Caabay, si Father Caabay. Apo, apo. Oo, Adonis. Ang hinihingi nila ng tulong ay di umano na isang 10 hektaryang lupain ay binakura ni Mayor. Si Mayor, naku po. Ni Mayor ng Culion. Hindi po ba ano? Father Roderick, tama po ba? Tama po, ano? Opo, ang totoo po niyan, it will be more than 10 hectares. Kasi sa kanilang bakurin hanggang sa taas ng bundok. Opo, ang hinihingi niyo po ng tulong, Father, ay kasi po binakuran, hindi po maka-access ito pong ating mga katutubo doon sa kanilang lupang bubungkalin na tinataniman. Tama po? Opo, at hindi lang po yun, inagaw po ang ilang bahagi po ng lupa ng mga kautubo at ng mga anak ng mga leproso po doon. Ay, opo. Kung yan po ay ancestral domain, no, ng mga katutubo, ay bawal po yun sa ilalim ng batas. Correct. Magagalit yan si yung commissioner ng ano, ng indigenous peoples. Oo, si Colonel Capuyan, ano po? Correct, oo. Ngayon, makisuyo na si kasi siyempre ganito na intindihan naman natin si Chief of Police ng Culion. Oh, si Teniente na ako. Si Teniente Ugalde. Nasa linya ba si Teniente Ugalde? Ay Kaiser Guzman na, ma'am. Kaiser Adonis. Ay kay Adonis na. Kaiser Guzman na. Oh, okay. Ayan. Lieutenant Ugalde nasa linya connected, din. Connected. Hello. Hello po, ma'am. Oo, Lieutenant Ugalde. Yes po, ma'am. Na monitor mo ba yung pinag-uusapan dito, yung idinulog sa atin ng mga nasasakupan mo na si Father Caabay? Opo, ma'am. Oh, ano ang maitutulong natin sa kanila? Sa amin siguro na PNP, ma'am. Ganito. Oo, ganito. Hindi mo daw pinansin yung reklamo ng mga katutubo. Ito ba 'yon, Teniente? Wala naman pong pumunta sa opisina namin na nagreklamo, ma'am. Ganon. Sige, ngayon dito, hindi nga, dito na nga sa Camp Krami nagreklamo, dito sa Rectang Connect Action agad. Sige, makinig ka lang muna dyan dahil itutuloy natin yung pakikipag-usap kay Colonel Adonis Guzman doon sa iyong provincial director. Hello, Adonis? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir Adonis? Sir, hindi ko po narinig yung panayam ni Father Roderick. Ay, oo. Ang hinihingi ng tulong ni Father Caabay, ni Father Roderick, siya yung bali lumalabas na naging tagapagsalita nitong mga katutubo dito sa Culion. Na ang hinihingi nila ng tulong ay hindi sila maka-access doon sa kanilang lupang sakahan at dahil binakura ni Mayor at ekta-ektaryang lupa yung pinabakura ni Mayor at na di umano ay kinangkam na ito ay mga ancestral na lupa ng mga yung mga dati pong leper. Alam mo, nananariwa sa akin yung ano eh. Uh-oh. Yung kaso na nung araw, may tinulungan kami dyan na kung saan napatay yung ating advocate ng sa kalikasan at ang nakasuhan dyan ay yung governor. Opo. Kung natatandaan nyo yun. Opo. Yan din ay baka ganito na din ang sitwasyon. Pero iwasan natin. Correct. Dapat hindi tayo dumating sa ganung mga bagay. Kasi habang itong ating mga katutubo, itong mga kapatid natin na mga katutubo ay humihingi ng tulong sa pamahalaan. Sa pamamagitan nga ni Father Roderick Caabay. Ano, Colonel Guzman? Bali ang yung action center namin, magkikipag-ugnayan, ililing kayo ni Father Caabay at saka ikaw.
Sige po, ma'am, para marinig ko po yung talaga. Oo, para yung mga details, magkausap kayo tungkol sa detalye na huwag na tayong umabot pa doon sa mga nangyari nung mga nakaraan na nagkakaroon ng mga violence. Wala naman nangyari. Okay. Yes po, ma'am. Yes po. Oo, sige. Gusto ko lang po makuha yung kay father po, yung site po nila. Oo. Sige, sige. Ibibigay namin sa'yo yung contact number ni Father Kaabay at kayong dalawa na lang ang mag-usap, ano? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayan, sige. Action po tayo dyan. Oo, sige, sige. Ay, thank you. Thank you, Colonel. Hello, father. Yes, hello. Hello, father. Yes, hello, hello po. Ay, okay na po. Sige po, makipag-ugnayan po kayo kay Colonel Adonis Guzman. Ano po, magaling po yan si Sir Adonis. Personal ko pong kilala yan. Mabait po yan. Opo. Opo, parang may narinig po kami dyan. Father, parang may mga nagsasalita po dyan sa mga katabi ninyo. Baka po may gustong sabihin. O, huling statement po, Father. Rin sila, oh. Sila siguro yan, yung mga biktima. Ito po si, actually po, yung sabi niyo, yes, marami pong problema dito po sa Kulyon na kaakitan sa problema ng administrasyon ng pamangala nitong ni Rivera dito. So, ang isip po ng lupa, isa lang po yan. Nandito po, napansin ninyo, napakaraming tao dito, bakit po sila ay may dalang reklamo. Patungkol sa administrasyon, patungkol sa pag-control sa mga ng mga kapitan, patungkol sa mga pambigipit, pananakot po. So napakarami po nito. Hindi ko alam kung ito'y naisa-isa ninyo ngayon. Oo. Marami pong dapat tugunan dito. Sige, Father. Ganito na lang. Ibigay niyo sa akin yung mga pangalan ng kapitan at kung ano ang ginawa nila. At papaimbestigahan ko dyan. Yun, no? In the event na merong katotohanan ang mga reklamo niyo sa kapitan. Kap, mukhang magkakaproblema ka dahil unang-una sa lahat, yung mga katutubo ay dapat kinakalinga dahil yan ang unang-unang tao dyan sa Kulyon. Okay? Father, padala nyo lang po sa opisina ko at agad-agad papaimbestigahan ko yan. Isasama ko na yung ibang lugar dyan. No? At kabagang pala natin ang ating PD dyan. Si Colonel Adonis. Talagang Adonis, no? Guwapo. Ayan. Talagang makakabalikat natin yan. So, Father, ayaan nyo po. At a-action na natin agad. Mayroon akong minsan kay Colonel Adonis. Oh, sige po, Father. Okay, Provincial Director. So, unang-una, for example, sa kaso dito ni Beth, no? Lilibet Frias na pinako din na mayor, ito'y nangyari doon sa bahay ni Mayor at saka doon din sa police station. Sumukhang may, kahit ang pagbubugbog sa mga batang narito na na hindi nagkaso pero binubog sa, ay sa harap din po ng police station 3 years ago. At ngayon po may problema kami bakit yung doon sa layang-layang ang tumatay doon sa isang leader namin hanggang ngayon ay hindi pa inaadala din sa Portopansieta, nandito pa rin sa police station at ang mga taama kautubo ay hindi pa rin matahimik kasi sa pag-aakala na baka makawala, baka gumanti, hindi siya makatulong ngayon ang aming pong mga kautubo sa layang-layang. At yan po ay may isang buwan na siguro. Father, hindi pa naadala doon ng kriminal. Hello, Father. Yes, hello. Sir, Father. Maputol ko lang po kayo, no? medyo short na po tayo sa oras. Pero mag-uusap po kayo ni Colonel Adonis Guzman po. Ipakibigay po lahat ng information at kung ano man po ang inyong reklamo, kung meron pong kukunan ng statement, magkakandak ng investigation, gagawin po yan ni Sir Adonis Guzman. Ano po, Father? Off the air po, kayo po yung mag-uusap po ni Colonel Guzman, Father. Ano ho? Okay. Maraming salamat. Salamat. Opo, at tutulungan po kayo ni Father, tutulungan po kayo ni Colonel Adonis Guzman. Galing po, mahusay pong investigador yan. Alam po niya ang gagawin tungkol po doon sa mga nangyari pa dati na sinasabi po ninyo na pang-aabuso doon sa mga minor de edad. Tama. Ayun. Kasi hindi pa naman nag-prescribe dahil 3 years pa lang. Yes, ma'am. Opo, yes. Pwede pa pong isang pa ang kaso, Father. Sige po, at maraming pong salamat sa pagtitiwala sa ating programa.
At makipag-ugnayan po kayo ng tuloy-tuloy po dito po sa amin. At susubaybayan po ni Yusek Martin Dino. Ito po inyong idinulog na problema. At kung may iba pang problema, tutukan natin next episode naman. Oo, ayan. Okay. Sige po. Sige po. Salamat, Father. At umasa kayo na pagka nakarating sa opisina ko yan, within 72 hours, padadanan ko ng subpoena o Shoko's order kung sino mang barangay captain ang umabuso o ginamit ang kanyang pwesto para aapahin ang ating mga katutubo. Umasa po kayo dyan. Ayan po. At maraming salamat din po, Ma'am Lilibet Frias. At saka yung pong mga kasama nyo po dyan. Salamat po sa pagtitiwala sa aming programa. Gagawin po namin ang lahat ng aming magagawa para matulungan po kayo. Salamat din po sa pagsagot kay Colonel Adonis Guzman, ang Provincial Director ng Palawan Police Provincial Office. Mabuhay ka. Mabuhay ka at mag-ingat kayo dyan, Colonel Guzman. Lieutenant Freddy Ugalde, ang Chief of Police ng Culion, Municipal Police Station ng Palawan. Mag-ingat din kayo dyan. At pakitulungan na lang sila, Father, ha?